back mga kaluguran, mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ang ating pong gagawin ngayon, ang ating project po ngayon ay paano po ba gumawa ng swag sa ating mga kurtina. How to make a swag curtain? Ayan po, muli nakikita na naman po at tayo po ay nagsasampay ng ating mga labada. Para lang tayo nagsasampay ng ating mga labada. Sampay-sampay lang natin yan ng mabuti para matuyo. Napakadali lamang po nito mga kaibigan. Ayan, hindi na po natin kailangan magtahi. Kung kayo po ay may mga kurti, mga bintana na malalapad at wala kayong sewing machine o makina na pantahi, ay napakaganda po ng ating DIY project ngayon. Ayan lang po. Kailangan lang po natin ng plain na kurtina. At ngayon po ay gagamit po tayo ng kulay asul na kurtina o tela. Hanapin lang po natin ang gitnang parte ng telang ito. Ayan, madali lang hanapin. Sukatin lang po natin yan ha. Madali lang po yung hanapin. Ngayon po, ay iipit po natin ito o ipin po natin ito ha. Sa pamagitan po ng pin, gagamit po tayo ng pin o aspile para po madikit po natin. Idikit po natin ito sa sentrong bahagi ng puting kurtina at ganoon po ay sa dulong bahagi ipin din po natin yan. Idikit po natin yan, parang banana lang yan, kailangan idikit-dikit. At syempre sa kabilang bahagi ating pong idikit sa pamagitan ng pin. Ayan po ang ating pangalawang proseso sa paggawa ng swag curtain. Ngayon po makikita niyo po sa dulong bahagi o sa dulong laylayan po, itinutupi po natin to ng pakonti-konti pataas, dahan-dahan lang po, huwag bibiglain, dahan-dahan lang para hindi masaktan. At syempre, pag natiklop na, natupi na po natin to sa pamagitan ng pin, ipin po natin siya sa dulong bahagi. Ayan, pin po natin. Kanya lang po kadali. Ayan, napin na natin siya. At syempre, sa kabilang bahagi, ganun din po, dulong laylayan. Itiklop lang natin dahan-dahan pataas. Huwag po nating mamadelay ng ating trabaho po para masarap, mag-enjoy lang po tayo sa ating ginagawa. Dahan-dahan natin itiklop pataas at itpin po natin. Ayan, at pantay-pantay lang po natin. Ayan, nakikita na po ninyo yung swag. Ayan po yung tinatawag na swag. Ngayon po ay itinatago ko lang po yung sobrang laylayan, ayan, sa likod ng ating kurtina. Ngayon po ay gagawa naman po tayo ng pandesign natin sa dalawang dulo. Ayan, sukat lang po tayo ng mga isang yarda po. Sumukat po tayo ng isang yarda. Gumamit po tayo dito ng medyo dark color blue na kurtina. Ayan, sukat lang po natin ng isang yarda. Ayan, sa isang yarda na po yun yung ating sinukat. Mula po sa isang yarda na ating sinukat, ay itatali po natin siya ng floral wire. Kung wala naman pong floral wire, pwede po tayong gumamit na tali, na straw, panali po. Ayan. Tali po natin siya. Buhat sa isang yarda, itali po natin ng mahigpit. Ayan, parang pag-ibig, kailangan mahigpit ang pagkakatali. At ngayon naman po, susukat po tayo mga tansyahan po, mga isang dangkal. Magtitiklop tayo ng ganyan, isang dangkal, tulad po ng inyong nakikita. At ganun din po, itali lang po natin ng yung isang dangkal, itali lang po ng mahigpit. Ayan, gawa po tayo, magtali lang po. Gawa tayo po mga ganito na mga 4 to 5 piraso po. Ayan, tali lang po, isang dangkal, tiklop, tali, ganyan lang po kabilis. At yung pinakahuli naman po natin ay siguro po ay tansya, medyo mahaba po siya, mga 2 dangkal po.
Ayan, mga 2 dangkal po siya. Tapos po, may matitira po yun. Okay lang po yung matitira. Ayan. Nakita nyo po, yung pinakahuling bahagi ay halos sa 2 dangkal. Medyo mahaba siya ng konti kaysa dun sa mga naunang 1 dangkal. Itali lang po natin na mahigpit tulad ng ganito. Ayan, ganito po yan. Ngayon naman po, ang ating nagawa, ito po ang ating ilalagay sa 2 gilid ng ating kortina sa pinakadulo ng swag. Ayan, didikit din po natin yan ulit sa pamamagitan ng pin. Ganyan lang po yan, ididikit lang po, ipipin lang po natin. Kung wala ko yung pin, pwede po dito ang maliliit na pertible o safety pin. Ayan, at ayusin lang natin siyempre no, para maganda siya sa paningin. Ayusin lang natin ang mga tiklop-tiklop na yan, siyempre, para lang tayo nga nagsusuklay. Ayan, ganyan po, tulad na nakikita, no? Para maganda lang po sa paningin, ibuhaghag po natin yung mga parte na yon. Nakita nyo po yon. Ayan, ibuhaghag lang po natin para mukha po siyang bulaklak. Ayan, yung parang pom-pom, yan. Alam nyo po ba yung pom-pom? Saan po, may pom-pom. Ganyan lang po, ayusin lang po natin. Ayan, para magkahugis pom-pom. Ganyan lang po siya kadali, no? Ayos-ayosin lang po natin yung maganda po sa ating panangin sa pag-aayos. Iyan na po ang angkin na labasan. At syempre po, gagawan din po natin ito ng isa pa para sa kabilang dulong bahagi. Bali, 2 ganito po yung ating ginawa. Ito na po ang ating ginawa. Ayan. At nilagyan ko lang po ng konting dekorasyon. Ayan po. Sana po nagustuhan niyo po. Napaka-simple, napaka-minimal lang po ng ating swag carting na hindi na kailangan gumamit pa ng makinang pantahi. Sa mga baguhan po, huwag kalimutan mag-like, subscribe po tayo dyan. At hit na rin ang notification bell para ma-update po kayo sa mga next project na tulad ng ganito. Ayan po, di ba? Napakaganda pong gamitin sa anumang okasyon ng ating project ngayon, ang How to Make Swag Curtain Without Sewing Machine. Sana po nagustuhan niyo po ang ating project ngayong araw. Sana po huwag niyong kalimutan mag-thumbsack, like, subscribe at hit ang notification bell. Sana po nagustuhan niyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you so much. At sana po ay may natutunan kayo sa ating video ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Magkita po tayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat po. Paalam. Keep safe.